Welcome back to BRGY. Let's continue to be real with Joshua Garcia there. Earlier, pinag-usapan natin yung buhay ni Joshua growing up in Batangas. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang journey ni Joshua pagdating sa love. Yan. Tense na siya. Kinabahan siya, hindi. Ako pa, I got you. Hindi. Okay. I don't know if you remember this, pero dati kasi, sa Pinoy Big Brother, merong, we call, there's something that we call parang hotel visit. Which is, bago kasi pumasok ang housemate sa bahay, parang mga 5 days sa hotel, naka-lock-in, na wala ng TV, wala ng contact with the outside world. And dati, bibisita kami, titingnan yung maleta, tapos interviewin yung housemate before you go into the house. Yes, I remember my interview with you only because parang ang naging topic was pagiging chick boy in school. Parang ganon. Talaga ba? Yes! And then I remember your reaction. You were like, parang, this is pre-showbiz you, ha? Parang, wala, ganon talaga. Parang steady-steady lang. Parang wala-wala lang. Oo. So, I say that story because the question is, bago ng lahat ng showbiz na to, ano ba ang view mo sa love and relationships? Bago ang lahat? Hindi ko masabi. I think nag-e-enjoy lang yung batang ako. Oo. At that time, alam mo yan, yung sa cute love, yung puppy love. Mm-mm. I think nag-e-enjoy ko lang yung feeling na ang sarap na papasok ka, makikita mo yung crush mo, or yung girlfriend mo, di ba? Yeah, yung nakakadagdag siya ng parang motivation sa akin para pumasok. Mm-mm. Yeah. Nagpaiyak ka ng girls nung school days mo? Umiyak? Hindi ko alam kung umiyak sila. Ika, umiyak ka? May nagpaiyak sa'yo? Yes, of course. Oo. Mm. Yun yung time na, I think, 15 ba ako nun or 16. Tapos yung girlfriend ko, 21. Ah. 22. Parang ganun. Yeah. Ayan. And then nakipag-break siya? Ganun. Ano nga ba nangyari noon? Ang tagal na noon. Pero doon ka umiyak. Parang hindi ko alam yung dahilan kung bakit kami naghiwalay. Pero yeah, isa siya sa iniyakan ko din. Shocks. Yeah. Kasi bata ko pa. Oo, bago naman ako pumasok ng PBB noon eh. Mm-mm. Yeah. Sinusundo ko siya noon. College na kasi siya noon eh. So, okay. Sinusundo ko siya noon. Ni-travel. Older woman. Oo. Yeah. Shocks. So sa nagpaiyak kay Joshua noon, narito yung sinayang mo. hindi naman siya, wala siyang cheating na nangyayari. Oo. It's just that parang, it just happens, lalo na at that age. Hindi ko alam naging dahilan, pero wala naman nag-cheat na. Yeah. So, syempre, after noon, ang dami-dami na nangyari, and when you were an actor na, syempre, lahat ng anyone you date, anyone you're in a relationship with, parang naka-magnify yan sa public eye. Mm-hmm. And so, I guess, anong natutunan mo about handling relationships now? Dahil sa lahat ng na-experience mo dati na ini-issue, kino-controversy? Unang-una, natutunan ko na going private lang yung relationship. I think, ang laki ng impact sa relationship kapag wala nakakalam. Kung di yung nasa paligid nyo lang or yung friends nyo, I think yun lang. Kasi, syempre, base doon sa experience ko, hindi maganda na i-share sa public lahat eh. Kailangan mo din talaga magtira ng private sa buhay mo. Mm-hmm. Oo. Mm-hmm. And after past experiences as well, how are you a better partner now, would you say? Sa tingin mo lang naman. Sinabi ko to ng mga interviews namin kahapon. Siguro ngayon natutunan ko na piliin yung mga bagay na pwede, na pag-aaway namin. Oo. Hindi na ako seloso.
So usually, nagiging, una cute siya eh. Mm. Pero pag tumagal na sobrang seloso, parang nakakairita na rin siya sa babae. Yeah, I think yun. And hindi naman ako nagkulang sa time. Binibigay ko talaga yung oras para makapag-usap kami. Kasi sinet ko yung utak ko, sabi ko, kahit once a week, kung hindi talaga kaya, kahit twice a month, na makalabas kami. Mm-mm. Alam mo yan, makakain Mm-mm. kami sa labas. And, yung makapag-usap kayo, yung like, importante yun, yung connection, na makapag-usap kayo. Yeah, I think yun yung mga, isa sa mga natutunan ko. Yeah. Yeah. Ganda. I'm so happy for you. Super. Kasi napaka precious thing, di ba, ng pag makahanap ka ng isang tao. Tapos yung ma-protect mo yun, or mahanap mo yung balance. Kasi you both post pictures, di ba, pero may balance kayo ng private and ito yung sa public. Kasi nga magpapaalam pa yun sa akin na okay lang, may post ko to, yung ganito. Siyempre, hindi man ako makano, no? Di ba? So parang, sige lang. Pero gusto mo, close friends mo na lang muna. Oo. Oo, yung mga ganun. Ayun, alam ko naman na napaproud siya sa akin, sa amin. But, you know, hindi niya pa alam din yung kung gano'ng kagulo dito sa industriya natin. Ayoko lang na pagpiestahan ng lahat yung storya namin, yung kung anong meron kami. Yeah. Yeah, kasi, I mean, sabihin natin sa umpisa, okay, baka sabihin na iba na, oh, ang cute nila, ganito, ganyan. But eventually, hindi lang ganun yung pwede mong matanggap dun sa mga tao. Eh. Lalo ngayon. Yeah. Yeah. You're doing a good job so far. Super. Yeah. Kaya, pagpatuloy niyo lang yan. Oo. Pupunta naman tayo sa isa pang love ni Joshua, which of course is acting. His craft for acting. Yes, I wanted to ask you, kasi sa mga projects na ginagawa mo, ang nakikita ko is very agamulak coded. Meaning, kahit i-partner ka sa Julia, Janela, na mas batch mo, or older, Jody, now Anne, diba? And even like, I think you have an endorsement na Blythe naman. Parang whether i-partner ka sa ka-age mo, mas matanda, mas bata, you make it work. You are a leading man for all ages. Wow. How does that feel na ganun yung nabibigay sa yung mga projects, that range? Ako rin, hindi ko alam kung paano siya nag-work. But, syempre masaya ako. Very, very grateful kasi hindi mahirap makahanap ng partner, lalo sa industriya natin. Yeah, masaya lang talaga ako na nag-work siya. And masaya rin ako kasi marami akong nakakatrabaho ng iba't ibang actors. Kasi kapag mas marami yung nakatrabaho akong actors, mas nadadagdagan yung knowledge ko. So kahit na wala akong time na makapag-aral ng bagong technique or bagong ganito, at least kumbaga natututo ako sa kanila. Mm-mm. Kasi diba after yung sa project, diretso agad, wala ka ng time to prepare din eh. So ang ganda rin na iba-iba yung nakatrabaho ko. At least, mas lumalawak yung knowledge ko sa acting Mm-mm. bilang aktor. Yeah. Pero paano mo nagagawa yun na whether Anne Curtis yung ka-eksena mo or let's say nga, a younger actor? Parang may spark, may kilig, may connection. How do you do that? Hindi ko alam. Totoo lang. Sa totoo lang, hindi ko alam. I think masasabi ko na lang, importante siguro na may connection ka dun sa tao. No, ikaw mismo, attracted ka dun sa tao. Mm-hmm. Alam, kailangan maghanap ka ng something na, ay, ang ganda ng mata niya. Parang ang ganda ng labi niya. Mm-hmm. For example, ang ganda ng labi niya, parang sa leading. Parang, hindi ako prepared. Tapos papalalimin mo na, parang sarap halikan ng labi niya. Parang ganun. Teka, Joshua, yung asawa ko, detekso nga muna. Sorry. So, ganun siya nagpa-process sa utak ko. Hirap pala maging leading lady nung Joshua Garcia. Tapos, syempre, kailangan mo rin mag-build ng connection. Yeah. Syempre, kailangan maayos relationship mo sa partner mo or dun sa
kalawte mo ng time na yun. Yeah. Kasi lalabas talaga sa screen kapag uma-acting kayo. Yes. Yeah. Galing. So, yeah. Speaking of that, sino sa mga nakatrabaho mong actors, whether your age or veteran actors, na grabe yung mga naturo sa'yo or na-impart sa'yo in terms of the acting craft? I think Jody. Oh! Ang galing niya. As in, parang may one time sa Switzerland, may ginawa kami eksena dahil sa sobrang lamig nung lugar. Hindi ako makaiyak. Okay. Tapos siya, tuloy lang siya, like, iniintay niya ako na umiyak. Tapos siya umiiyak na siya. Sobrang hiyang-hiya na ako sa kanya. Ang galing lang nun. Ang galing lang ni Jody. And dami yun na ituro sa akin. So siya yung nagsabi sa akin na mag-aral ako ng iba't ibang techniques para kung sakali na mangyari ulit yung ganun, eh may reserva ako. May, kumbaga, may pwede akong hugutin dun sa bulsa ko na, alam mo yun, magagamit na bagong technique. Yeah. Ayun. And yeah, dami kong natutunan sa kanya, dami niyang mga payos. As ate kasi talaga siya sa akin sa set. So, pagka action, in love ako sa kanya. Pero pagka ate ko na talaga siya. Oh, correct. Ganun yung nangyayari sa amin eh. Yeah. Ayun talaga yung acting craft, diba? Doon lumalabas yung pagiging actor ninyo talaga. Jody pala, in fairness. Yeah. Okay, eto naman isa pang love ni Joshua. You did mention earlier that your dad does cook. At ikaw, recently, you also took culinary lessons at naging love mo na din ang pagluluto. Hanggang ngayon ba? Yes, actually, kasi yung lola ko nagluluto. Ang sarap magluto yung lola ko. And yung tatay ko nagluluto. Sabi ko, bakit di ko subukan? Baka meron din sa dugo ko na baka magaling din ako magluto or baka masarap din ako magluto, baka maganda yung panlasa ko. Yeah. So nagtry ako. Okay naman. Yun yung parang lifetime ba na skill, 'di ba? Parang forever na yun sa'yo, magagamit mo siya sa paghumiwalay na ako, ganun. Yeah, okay pa rin naman ako. Ano yung masasabi mong pambato dish mo? Yung kunyari may potluck, tas ito ang dadalhin mo, masasarapan na. Naadi kasi ako magluto ng pasta eh. Ah. Oh, so, mapasta ako na tao. Mm-mm. So, carbonara. Yeah. Pero Italian na carbonara. So, naging paborito ko rin talaga siya eh. Bakit? Ano ba kaibahan ng Italian carbonara sa... Sa atin kasi yung gamit natin yung bacon na nasa plastic, di ba? Okay. Sa Italian kasi guanciale, yung pig cheeks. Ah. Tapos yung gamit natin cream or heavy cream. Cream yes, ba? Yes, yes. Tapos sa kanila, egg yolk and pecorino. Ah. Yun yung mismong sauce nila. So pasta pala. Tapos marami lang talaga siyang peppers. Yeah. Yan. So na-enjoy mo ang pagluluto and I know that your lady love bakes naman. Magaling mong bake. Nag-bake ka din? Hindi pa. Dapat after ko mag-aral ng cooking, baking yung next ko na stage. Kaya wala na akong time, so hindi na ako nakapagtuloy. Yeah. Kasi ibang-iba, di ba yung cooking daw medyo mas tansya-tansya. Yung baking naman mas talagang exact. Measurement talaga. Yeah. Have you tried baking at all? Hindi pa. Feeling ko, unang try ko, mag-fail talaga ako. Grabe naman. Yeah. Ay, ano ka naman, meron kang personal chef mentor sa pagbe-bake kung sakasakali. Galing siya mag-bake. Yes. Yeah. I know, meron siya parang business, di ba? Yes. Anong favorite mo ng mga binibake niya? Kapag mag-indulge ka, pag pwede ka mag-indulge ng sweets. Yung banana cream pie niya. Okay. Check on. Sarap nun. Banana cream pie. And yung cookies. Sarap din. Tapos na, ang magaling pa niya, kaya bumili ba ako kasi hindi siya nag-aaral. Ah, self-taught? Oo. YouTube lang talaga siya lahat. Okay. Yeah. Kaya ang galing. Tapos, kasi siya foodie kasi siya mula pagkabata. So, alam niya yung chocolate na gagamitin niya. Mm. Yung mga ingredients niya, alam niya. Yeah. Yeah. In fairness. So, at least compliment. Ikaw yung luluto ng ulam, siya yung magbe-bake ng dessert. Yeah, ganyan. Complimenting. Yeah. Maisisingit ako na isa pang love ni Joshua na super ikinatuwa ng lahat ng mga fans mo dahil nabuhay ang Jej Imahe account recently. So you love taking photos and parang your last post on that
photography slash video account was last year. And because of Unhappy For You, nabuhay ulit yung account. Labas. Nagbunyi yung mga tao. Oo. Ano ba? Actually, nag-start yun. Isang buong video kasi siya nung last day ko yun sa shoot. Last taping day. Yes. Hindi siya kasha sa IG. Hindi siya kasha sa story. So, para sabi ko, sayang naman. Ang ganda ng footage na to. Ang natural lang ng nangyayari. Ang candid nung nangyayari. So, tapos ginawa ko parang sa isang app dun sa phone. May isang edit dun ng video na para siyang mukhang luma. Mm-hmm. And then, parang nag-jump cut lang yung nangyayari. Like, okay din. Then, inayos ko yung sound. Pinatong ko yung sound nung video mismo. Mm-hmm. Tapos, tinrim ko na lang yung sound para mag-swak siya dun sa video. At least, konti lang. Tapos, yun yung pinost ko. Kasi parang ang ganda ng video eh. Yeah. Last day ko pa. Correct. Parang ang ganda niyang memory nung naging experience mo on the set of Unhappy For You. Mm-hmm. So yung, does that mean tuloy-tuloy ka ulit mag-share ng mga photos on your photo account? Ngayon, may mga bangko naman ako. Nandoon lang siya sa phone ko. Pero, hindi ko alam. Hindi ko pa, ayaw ko pa i-post. Yeah. Pressure. I think lang, your fans love that account because parang nakikita nila yung mundo through your eyes. Parang may ganung effect siya sa mga tao. Yun din naman yung pinag ko dun sa account na yan. Kung ano yung mga kinukunan ko or yung mga photos ko na maganda, dun ko pinupost lahat. Yeah. And we did mention it, of course, Unhappy For You, your latest film out now. And we're gonna ask more stories kay Joshua tungkol sa set, tungkol sa making ng pelikula, anong nararamdaman niya tungkol sa pelikula, when you return here on BRGY.